kapag may nakita kang ganito sa pag-uusapan natin, eh kunin mo. Okay. Yun, magandang buhay mga kaibigan. Welcome back na naman sa ating Monting Channel. Isa na namang bagay na gawa ng kaligasan na maaari nating gawing agimat ang pag-uusapan natin. Kaya naman kung ikaw bago lang dito sa aking Monting Channel at hindi ka pa nakasubscribe, eh pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para isa ka rin sa unang makapanood kapag meron tayong bagong upload. Ganon din naman, pakipalo na rin ho ng ating Facebook page. Nag-upload din ho tayo ng mga videos doon na ang iba ay hindi natin dito ina-upload. At ayun na nga, alam nyo ga ang bagay. O yung ginagamit ni Tarzan kapag naglalambitin, iyan din yung madalas na ginagawang pantali kapag ikaw ay nasa kabuntukan. So iyan ay isa sa mga ginagamit sa jungle, ano? So bukod doon, alam nyo ba na kapag kayo ay nakakita ng bagay na tumagos sa bato, ay kunin ninyo. So iyon yung lumampas sa bato, ano? So kung mayroong bagay na tumagos sa kahoy, eh meron din naman bagay na tumatagos sa bato. So iyan eh maraming gamit. Kung halimbawa sa inyong lugar eh maraming tambay, mga adik na nantri-trip, o kaya naman eh yung mga grupo-grupo na walang magandang magawa sa buhay, ano? Ang mga dumadaan eh pinagtitripan, eh magaling o mainam na ikaw eh magtanga niyan. Sapagkat kapag ikaw ay may tanga niyan, kahit dumaan ka sa kanila, eh hindi kanila papansinin o gagambalain. Lalo na yung mga grupo-grupo na kapag marami eh loko-loko, no? At kapag nadalihan mo ng isa eh nangangagsitakbuhan na. So sila yung madalas man trip, lalo na kapag nalaman nila na ikaw eh bagong salta sa lugar nila. Ganon din naman, mahose din iyan na ibabad sa tubig. At kung kayo ay mayroong mga manok na panabong, ano, yan ay mahusay na panghilamo sa inyong manok at pampainom sa inyong mga alagang manok bago ninyo isabong. Ganon din naman, mahusay din iyan na daladala ng manghihilot. O kung siya ay manghihilot, ay magaling iyan na ibabad sa langis. At yung langis na yun ang ibupunas niya sa kanyang hihilutin, lalo na kung buntis ang kanyang hihilutin. Oh, yung buntis na nahihirapang manganak, mahusay iyan ay panghilot at siguradong labas agad ang bata. Ganon din naman, mahusay iyan na daladala rin ang buntis mismo na kaarawan na ang mga nganak na siya, ano, yung humihilap ng tiyan at hindi siya mahirapan manganak. Magaling din ang langis na pinagbabara niya na ipuna sa bala na gagamitin upang talaban ang taong may kabal at kunat ng katawan na hindi na magandang ginagawa o ginagamit ang kanyang galing sa kalokohan at nakakaperwisyo na ng kapwa. Iwas aksidente rin iyan at pangontra sa mga panganib sa iyong daraanan. So alam nyo naman sa lansangan o sa kalsada, ano, lalo na kung ikaw ay driver, kahit na ikaw ay nag-iingat, ang iba naman ay walang ingat. Nako, ikaw ay madadamay, ano? Subalit kung ikaw ay may tanga niyan, ikaw ay makakaiwas. Mahusay din iyan na daladala ng mga kolektor. Ayong kolektor ng pera, ano? Alam nyo naman ang mga kolektor. Kapag iyan ay maraming koleksyon, eh marami rin nagtatangka sa kanyang buhay. Ang iba eh plano pa nga ng kanilang mga kasamahan. So kung ikaw eh may tangan yan, ikaw eh makakalusot sa kanilang mga pag-aabang. So iwas hold up ka na rin. Magaling din iyan na daladala, iwas sitaka kung may mga checkpoint, ano. At kung may na-checkpoint ka man, eh hindi ka na nila hahanapan ng butas upang ikaw eh makutungan. At syempre mahusay din iyan ang daladala ng mga politiko, mga abogado, mga kolumnista o reporter na may binabanggang malaking tao at mga pulis o sundalo na palaging sa kanilang pupuntahan eh halos eh may nakaabang na panganib.
Ligtas ka sa ambush na nakaabang sa iyong daraanan. Makakalusot at makakalusot ka kahit gano'ng kahirap ang iyong pagdadaanan. Subalit huwag niyong ilalagay sa inyong mga lagayan ng pera upang hindi rin maging tagusan ang pera sa inyo. Yun gang parang dumadaan lang ang pera sa inyong mga kamay. So kung maaari, ilagay niyo na lang sa inyong mga... Pwedeng ilagay yan na sangkap sa inyong mga bao at inyong kwintasin. Pwede rin panlagay iyan sa bayawang. O kayo na ang bahala kung saan ninyo gustong ilagay, ano. Basta kung ayaw nyo na maging lampasan ang pera sa inyo, huwag nyong ilagay sa inyong mga bitaka, wallet o lagayan ng inyong mga pera. At iyan nga ang hiwaga ng bagay na tumagos sa bato. So mas magaling kung sa buhay na bato siya lumagpas o tumagos. Yun! Shoutout sa iyo kaibigan kong gwapo, Chanjan Alo! Maaaring nyo rin siyang bisitahin sa kanyang channel at siya ay nag-upload din ng iba't ibang mga videos. Hanggang sa muli, good luck, God bless at ingat ho kayo palagi!